Magandang araw mga kabarya. Magandang araw sa ating mga kaibigan, kakwens, at sa ating mga kapatid. Ngayon mga kabarya, i-share ko sa inyo itong mga lumang 5 piso na andyan ilang piraso makikita mo sa video. Ang mga 5 pisong ito mga kabarya ay talagang may kalumaan na, ngunit yung iba naman ay tumaas yung halaga, at ang iba naman ay nasa common condition. At ang mga i-share ko sa inyo ngayon mga kabarya, kung ano yung kailangan nating kuliktahin para maibinta. Marami kasing nag-message sa akin dito sa mga ibang video ko na 5 piso din, yung hindi alam kung alin sa mga 5 piso ito ang may mga halaga. Importante yun mga kabarya, yung may mga halaga, kasi pag bininta mo yung mga common na bariya ay talagang walang bibili noon. Tapos nagreklamo yung mga nagbinta kasi walang bibili sa kanilang bariya. So kaya walang bibili mga kabarya, kasi yung binibinta nyo ay common. Marami kang makuha kahit saan, sa tindahan ay papalit mo lang. So marami, sa sukli mo ay makukuha mo na yon. Ang importante mga kabarya, itong ating tuklasin ngayon, kung ano, anong taon at anong klase yung ating pwede ipunin para mabinda natin sa malaking halaga. So itong videong ito ay ilang ulit ko nang nagawa, ngunit ay gagawin ulit natin kasi doon nga sa mga hindi pa alam kung ano yung kanilang dapat kuliktahin at ipunin para mapakinabangan mo sa darating ng araw. Okay, so bago natin simulan, kung bago ka pa sa aking channel, hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na dito sa OMG TV channel. Saka pindutin mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa ng mga video na aking ma-upload. Okay, so ito mga kabarya, ang una nating alamin, itong taon na itong 1996. Yan, kung makikita nyo mga kabarya, ang 1996 na hawak ko ay may mint mark. Yan yung gawa ng BSP. Doon sa mga hindi pa nakaalam mga kabarya, no, ang mga 5 piso pala ay may dalawang ore. Dalawang gawa nito, no. Yung gawa ng, yan yung BSP. Ibig sabihin gawa ito ng Pilipinas. At yung walang ganyan mga kabarya, walang markang mint mark, ay gawa yun ng RCM. So yun ang sinabi ko noon, na dalawang gawa itong ating mga BSP, itong mga 5 piso natin, BSP at saka RCM. So ang hawak ko ay gawa ng BSP. Meron siyang ayan, ito mint mark. Ang wala namang ganito mga kabarya, yun ang gawa ng RCM. Dito sa taong 1996, yung gawa ng RCM ay mas malaki ang halaga kisa dito sa 1996 na gawa ng BSP. Yun ay pag binasi natin sa collector's value. Ngunit dito sa Numista mga kabarya ay halos pantay lamang, no, yung kanyang price dito sa gawa ng BSP at sa gawa ng RCM. So yan, no, ang isa sa mga kailangan nating kuliktahin, yung dalawang klaseng 1996, yung gawa ng RCM at gawa ng
BSP. So lahat yan sila mga kabarya ay may halaga. Kaya isa yan sa sinasabi ko ng kailangan nating kolektahin. Kasi may malaking halaga ang mga ganyan, lalo na yung walang mint mark. So yan no, laging pagtatandaan, mas malaki ang halaga nung walang mint mark kaysa dito sa may mint mark na 1996 5 piso. Okay, so next naman mga kabarya, itong ating yan 1998. So lalo na itong 1998 mga kabarya, ito ay may malaking halaga itong 1998 na may mint mark. So yan ang pinaka-importante kung tayo ay magkolekta ng mga barya. Kailangan natin yung malaman kung ano talaga yung dapat kolektahin para may malaking halaga pag ibinta natin. So itong 1998 ay ganoon din, no? May dalawang mintage din, yung mint ng BSP, itong may mint mark, at yung walang mint mark na mint ng RCM. Ang yung may mint mark mga kabarya na 1998 ay medyo malaki ang halaga kaysa 1998 na walang mint mark. Kabaliktaran doon sa ating 1996 kanina mga kabarya, yung 1996 na may mint mark ay mababa ang halaga kaysa dito sa mayroong mint mark na 1998 ay malaki naman ang kanyang halaga. So ang 1998 na gawa ng Pilipinas mga kabarya ay kunti lamang, napakaliit ng kanyang percentage. Kaya so ito na mga kabarya, yung ating 1998 na BSP ay 2% lamang yung kanyang percentage. So napakaliit. Kung dito sa Numista ay ang kanyang price ay nasa 238.30 yung kanyang verified. Samantalang yung 1998 na walang mint mark, yung gawa ng RCM, ay yung verified niya ay 23.83, at yung extremely fine naman niya mga kabarya ay 29.79. So napakalayo ng kanyang price. Ang mataas niyang price dito ay 35.74 yung uncirculated, yung hindi pa nagalaw. So yan mga kabarya, so sobrang layo talaga ng price ng walang mint mark isa dito sa may mint mark. So yung gawa ng BSP ang mataas ang halaga, yung merong mint mark. So itong kanyang description, verse 1, with mint mark and designer initial below shoulder. So yun ang mint mark, no? Yung sa baba ng kanyang balikat. So 238.30 yung verify niya dito sa Numista. Yung 1998 naman na gawa ng RCM ay Ubers 1 pa din, without designer initial below shoulder. So yun ay 35.74 lamang yung kanyang price. So talagang napakalayo mga kabarya, no? Kaya kung kayo mag-kolekta ng mga ganitong klaseng mga barya, lalo na doon sa mga BSP na 19th century, ay kailangan talaga yung mga tinatawag natin na semi-hard to find or hard to find ang ating kolektahin para may malaking halaga pag ibinta natin. So yan yung ating 1998 na BSP, ang malaki ang halaga, yung 1998 na mayroong mint mark. Okay, next naman mga kabarya, itong 1995 na 5 piso. So yung 1995 natin ay Ubers 1 pa din, at wala siyang mint mark kasi gawa ito ng RCM. So ang kanyang percentage ay 7% lamang. So ito mga kabarya ay isa na rin sa
Semi Hard to Find yung ating 1995. Medyo hindi pa sobra yung kanyang price ay hindi pa, medyo mababa pa lang, ngunit sa tagal nito ay nagiging similar to pine na din. So ito yung 1995 mga kabarya na kauna-unahang 5 piso na BSP series, no, mula ng Floraan po na hanggang 1994. Ito yung 1995 ang first na 5 piso na nagawa sa BSP series. So kaya naging sim hard to find na din ito sa sobrang tagal na din ng kanyang mga taon. So sobrang matagal na, kaya isa na rin ito sa hard to find. So ating alamin mamaya rin yung kanyang mga price doon sa online para malaman natin kung magkano na rin ang bintahan online. Okay. At next naman mga kabarya, itong 1999 na 5 piso. So itong 1999 natin ay sa ngayon ay isa na rin ito sa semi hard to find. So kung alamin natin yung kanyang percentage ay nasa 2% lamang. So verse 1 pa din. Yung 1999 natin ay isa lang ang nagawa niya, no, gawa lamang ng BSP. Yung kanyang extremely fine mga kabarya ay nasa 70.89 pesos. So medyo malaki na rin yung kanyang halaga. Sa collector's price naman ito ay 50 to 100 yung kuha. So yan, no, yung ating 1999 ay semi hard to find. So isa rin yan sa pwede mong kolektahin, kasi yan ay hinahanap din ng karamihan. So para mabinta mo rin yung mga ganyang klaseng mga barya ay isa rin sa dapat nating kolektahin. Okay, so yung 1995 natin na tandaan mo ay gawa ng BSP. So ito lang yung nagmula sa 1999 ay BSP na ang gumawa hanggang sa kasalukuyan, no, hanggang dito sa year 2017 na BSP series. So wala nang ginawa yung RCM dyan, kundi lahat ay BSP na ang gumawa. Okay, so yun ang ating 1999 mga kabarya. At ang sunod naman ay isali ko na dito yung ating year 2000 na verse 1 din at saka gawa ng BSP. Yung kanyang percentage mga kabarya ay 0.5%. Napakababa ang kanyang percentage. So isa ito sa hard to find nung ating year 2000 na 5 piso. So ang kanyang price nito sa ngayon, sa Numista ay hindi nakalagay yung kanyang price, ngunit yung price niya doon sa online ay umabot na rin sa 800 ang kanyang price. So yan, no, 5 piso coin year 2000, semi hard to find, circulated. So 800 PHP yung kanyang price dito sa online. So yan, no, mga kabarya, isa rin sa dapat nating kolektahin yung ating year 2000 na 5 piso BSP. Okay, so ito lang muna ang maibigay ko sa inyo mga kabarya sa araw na ito, at sana ay makadagdag ito sa ating kalaman, yung doon sa mga hindi talaga alam kung ano yung kanilang dapat kolektahin ay ito na, no, panoorin nyo itong video para malaman nyo kung ano ang mga 5 piso na kailangan mong kolektahin na may halaga, para kung ikaw ay magbinta ay talagang may bibili sa iyong barya. So yung mga hindi natin nabanggit dito mula 1995 hanggang 2000
ay nasa common condition pa lamang. So pwede kayong magkolekta ng mga ganon, ngunit ay yun nga ay sabi ko ay mababa yung kanyang halaga. So ay hanggang dito lang tayo mga barya, at maraming salamat sa inyong panonood, at saka doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating OMG channel, so mag-subscribe na kayo. At kung meron kayong mga ganitong klaseng mga barya, ay comment-comment lang kayo sa comment section. So doon pala sa mga hindi ko na replyan, kasi sobrang napakarami nyo na, maubos na yung time ko doon sa kahahanap sa inyong mga message, no? So yung sa hindi ko na replyan, titingnan nyo na lang yung mga may reply, kasi lahat naman ng kailangan yung naitanong doon ay na-replyan ko na sa ibang mga nag-comment din. So titingnan nyo lang yung mga comment nila para malaman nyo rin yung sagot sa inyong mga tanong. So sa dami nyo kasi ay hindi ko na mabasa lahat yung kanyang mga comment. So yun lang, no? At maraming salamat sa inyong panood, at huwag kalimutan doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa ating OMG TV channel. At yun, magandang araw sa lahat, and God bless you always.